So yun, no, kay KGX, kagising lang natin at ito, no, kakain tayo ngayon, ha? No, isang balot, no? So, ito, kung natatandaan nyo to, no, tong video natin na to, ang dami na namang na-scam dairy farmers of America or dairy farming of America or kaya tawag nilang DFA. So, hindi pa to scam noon, no, pero nag-content na tayo 2 months ago dyan, mga idol, no? So, kung mapapansin nyo, panoorin nyo yan. So, tingnan nyo kung ano yung sinabi ko dyan. And then, back natin ng konti. Ayan. So, ito. So, si Ate Girl, no? Ito si Ate Girl, yung nandoon sa nilabas ng SEC, no? Ito yun. No? Sabi pa nga nitong nag-share, guys, pa-comment, no? So, gawa lang tayo ng sarili nating opinion dito kay Madam. So, ngayon, simulan ko po kung saan kami nagpakilala ni Tina. Nyo, no? Ako po. So, ina-explain niya dito kasi baka makapiright lang tayo mga idol, no? Ina-explain niya dito mga idol na isa rin siya, no? Isa rin siya sa naging biktima, no? Dahil syempre, sabi nga niya, content creator siya. At panoorin niyo lang, ha? Panoorin niyo kasi makaka-copyright tayo pag dinire-diretso ko 'yan, eh. At bilang isang influencer daw, may kumontak sa kanya na i-promote, no? Na i-promote yung dairy farmers, no? And then, binayaran siya. And then, syempre, ang daming pumasok, di ba? Ngayon, naging scam. So, ang pinapaliwanag niya dyan, isa rin siya sa mga talagang naging biktima dito, mga idol, no? Naniniwala ba kayo doon kay Mariana Canoy TV, no? Naniniwala ba kayo na is siyang biktima? So, ako, as a content creator din, no? Dati pa, no? BitGet, tapos sa ano pa ba, naglalabas ako ng kahit na anong news, di ba? Pero dapat bago natin pasukin yan at bago natin tanggapin yung offer sa atin, no? Dapat kilala mo muna yung taong alam mo na kung sino nag-invite sa iyo diyan, kung sino nagpa-promote sa iyo diyan. Dapat nakausap mo siya through video kasi karaniwan mga idol, no, sa mga content creator, may magpi-PM sa inyo na hindi nyo talaga kilala. Minsan ginagamit ang Telegram. Walang picture mga idol. No, pero bibigyan talaga kayo. No, bibigyan talaga kayo ng pera para i-promote nyo. Legit naman sila no na magbibigay. Kaya lang ang hindi legit diyan, yung pinapa-promote nila sa inyo, no? Sinabi niya dito ni Maria Canoy TV na isa rin siya sa biktima. Isa siya sa biktima kasi nag-promote siya ng bagay na hindi niya alam. Siguro malayo sa content niya. Ako kunyari, for example, nag-promote ako ng cryptocurrency. Alam ko yung platform na scam, eh. Alam ko yung platform na ganito. Alam ko yung platform na hindi pinagkakatiwalaan, di ba? So, may mga platform sa cryptocurrency talaga na bumabagsak, di ba? Dahil sa, ano, biglang gumawa ng kalokohan yung may-ari, di ba? Pero syempre, ang kinukuha nating platform, yun talagang alam nating matatag. Matibay ang security, matibay yung may mga permits, di ba? Yan yung mga tinitingnan natin dyan. So, check nyo na lang yung ibang video natin about kung paano tayo pumili ng platform sa cryptocurrency. Sa kanya, ang masama dito, no, nag-promote siya na hindi niya alam. Tapos, pangalawa, ang i-check natin dito, di ba sinasabi niya pati siya nalugi, di ba? Pero, kapag may nakita kayo doon sa post niya at may link siya na nilagay, no, ito yung link ng dairy farmers, possible na meron silang commission na natatanggap dyan every time na may pumapasok at nag-i-invest. Ngayon, kung ganun yung nangyari, na every time na merong pumapasok sa link niya, no, at binibigyan siya ng commission, katulad ng ano, katulad ng ibang mga sugal, peso win, pill win, di ba? Yung mga yan, di ba naglalagay sila yung mga content creator na ito yung gamitin yung link, ito yung gamitin yung link, malupit tong link ko, ito yung pinakamalupit kong link, hindi kayo matatalo dito. Iniinganyo nila kayo para mag-invest kayo at meron silang commission doon, which is 50% na commission. Naglagay ka ng 200 pesos, ang balik doon 100 pesos sa kanila. At every time na makakakuha sila ng 100 na tao, meron silang additional na 10,000 or 20,000 pesos. At meron silang salary monthly na 100% ng commission nila. Kunyari, ang commission nila is 5 million. 5 million din yung sahod nila. Ganun yun. Or kung kunyari, 100,000 din yung sahod nila. No? So dito, sa kanya,
Kapag may link siyang nilagay, may commission yan. Ngayon, tatanungin ko kayo, sa lahat ng mga nag-dairy farmers, meron bang nakalagay na link doon na magkakaroon kayo ng additional na referral commission kapag ka nilagay nyo yung link nyo at kapag ka nakapag-invite kayo? Kapag nasagot nyo oo, ganun din ang ginawa niya. Hindi siya natalo, mga idol. Marami siyang nakuha. Marami siyang nakuha. No? Ganun yun. Yun yung ano ko, yun lang yung pananaw ko. Kasi ako, syempre, kapag ka nag-content tayo, may ganun eh. May binibigay kang link. Parang kahit saan, sa Binance, sa BitGet, ganyan. May nakukuha kang commission dyan kapag ka nagtitrade yung mga taong. Ang maganda lang kasi sa cryptocurrency, ikaw yung nagtitrade eh. Hindi naman kami. Di ba, papasok ka sa BitGet, may copy trading, ikaw yung nagka-copy trading. Hindi kami. Hindi namin kinukuha yung pera mo. Di ba? So dito, kapag ka, ang nakita ninyo, kunyari, kayo mismo, ako kasi hindi ako nag-dairy farming eh. Di ba? So kayo, meron ba sa loob ng dairy farming na kailangan nyong ilagay yung link nyo, mag-i-invite kayo at makakakuha kayo ng commission? Kapag oo, sure ball na may nakuha siya. No, sure ball 'yun para sa akin ha, kasi kung naglagay siya ng link niya sa ilalim na nag-invite siya. No, 'yun lang yung aking ano no, 'yun lang yung aking pananaw doon sa video niya. Pinanood ko kasi yung video niya, nakakaawa, umiyak siya. Pero i-check niyo maigi, no? Tingnan niyo maigi. Tama ba 'yung sinasabi niya? Naglagay ba siya ng link at kung 'yung link na 'yon eh mayroong commission at sa loob ba ng dairy farming kapag ka nag-i-invite ka na nag-i-invite, meron ka natatanggap? Yo, as an invitor talaga. Kung meron 'yon, syempre siya, marami siyang na-invite, 'di ba? So ganun 'yon mga idol, 'no? 'Yun lang sa ngayon, KGX at sa mga tropa natin diyan, oh, nga pala sa nagtatanong. Yes, nag-withdraw tayo kanina. Ayan. Negative 326 at negative 126 tayo. Winidraw natin 'yan. Ito 'yung date dahil nanalo tayo sa copy trading and then ngayon, naghihintay lang tayo ng trade ulit para dumagdag. Every time na kunyari umabot ng 200 USDT, dun lang ako nag-withdraw. Ganun din dito sa BitGet mga idol. Hindi ko lang nabuksan ang ating BitGet mga lods, no? So, yun. Check nyo na lang kung ano yung ano. Check nyo na lang kung ano yung pwede nyong kunin, pwede nyong pag-registeran. Pwedeng BitGet or pwedeng BingX mga lodi. Parehas naman okay yan pagdating sa copy trading mga lods. Pero sa BingX kasi meron siyang ano no, meron tayong ilalagay sa link natin sa ilalim na merong promo na iPhone 14 Pro Max no. Na kung saan malaki yung chance na pwede kayong manalo doon. No, basahin niyo na lang yon and then kapag nagustuhan niyo yung BingX, yon. Register lang kayo sa link natin at maraming promo dyan mga lodi, no? Maraming promo. Kasi katulad nito, ito, pakita ko sa inyo, trial fund eh, no? Diba? Trial fund. Yan yung mga withdraw natin. Okay, trial fund ulit. Yan, na-discuss na natin yan mga idol kung paano makuha yung trial fund. Okay? Saludo sa lahat.